ang layunin ko lang naman dito ay makatulong, hindi para makaperwisyo. Pero ganun talaga, tatanggapin ko yung persecution na walang problema kung ako'y pinipersecute. Yes, panahon ng COVID, kailangan, wala kaming ulam. Ito, mangangangkong na lang kami. Oh. Lawak ng aming kuhana ng gulay dito. Ay, oh, kala ko hindi naka-record eh. Woo! Mamimingwit sana kami. Wala kaming nabingwit, kaya ito, kangkong na lang ang aming uulamin. Saka na yung isda, pag nahuli na. Huwag ng aming lugar, ano? Pero hindi amin to. Ito lang eh, sa labas ng aming bakuran. Ayun ang aming bakuran. Ayun ang aming bahay. Ito, iba may-ari nito. Nakikikangkong lang kami rito. COVID! Harap sa camera, COVID, dali! Aming aso, sumama pa sa amin sa pangangangkong. Oh. Kahit na kalubog kami sa tubig. Yan. Kalubog sa tubig. Mabuti ko lang lintari ito. Kuha kami ng pangulam lang namin. Saktong pangulam lang. Gisang kangkong. Ginisang kangkong. Pwede rin adobong kangkong. Oh my God! Wow! Kangkong may panggulay! Bet! Bet! Ano, baboy? Ha? Oh. Dilek mana ni? Among kwan ba? Among igisa? Oh. Okay na ma. So, haba oh. So, nga haba dito oh. Ma. Sama na damo. Yan, ang dami na oh. Oh. So, so. Bulsa mo, orang yang bulsa mo. Ayan. Ayan. Ang bulsa. Double purpose. Pwedeng pang gulay. Putang ina mo, giniagawa mo. Wala. Mingaw. Ah, tadi to, chef. Masih lagi trabaho nih, pelan-pelan. Bingaw gyud. Dugay man mahuman yung pandemic. Antos na og tangkong baboy. Okay rin ang kwan. Malipay na po ng baboy ana kay kanang kwan kay siya ang nagkaon sa tangkong. Ang lisod ana ang baboy sa gula nagtangkong. Sinigang na to. Malipay pong baboy ana. 1 eternity later. Tara na, uwi na tayo. Yan. Nakita niyo yung kambing na yan? Hindi akin yan. Oh, lalo na yung baka. Oh, nakita niyo yung baka? Lalong hindi akin yan. Sa kapitbahay yan.
Hindi tayo pwede mangangkin, baka madimanda tayo. Umuwi na lang tayo. Uwi na, uwi. Oh, yan ang aming tahanan. Oh. Dito lang kami sa malapit. Hanap. Buhay-buhay lang ito namin. Ulam-ulam lang. Yes, dito na kami. Luluto na namin ang aming ginisang kangkong. Ang lutong probinsya, ang walang katapat. Libre lang ang ulam. Lalo na't walang pera, dapat maghanap tayo ng libreng ulam. A few moments later. Yan, lulutuin na po natin ang ating talong na. Ay, talong! Kangkong na kinuha kanina dyan sa basakan. Mga tubigan dyan sa aming labas ng bakuran. Lulutuin na po natin ang ating pinakasimpleng ulam. Ayan, igisa po natin ang bawang. Ito po yung pinaka paboritong ulam ng pinaka mahihirap na tao na katulad ko. Katulad namin. Ayan. Ang kapital nito, kahoy, mantika, at kamatis lang. May ulam na tayo. Ito lang po ang kagandahan ng buhay sa probinsya. Lalo na sa panahon ng kagipitan. Na wala kang pambiling ulam, wala kang, dahil kapos ang buhay. Ito lamang po, nandyan lang po sa bakuran, o sa labas ng bakuran pala, malapit sa ating tahanan, ang ating pwedeng panghapunan na ulam. Ayan, nag-isa na po natin ang bawang, sibuyas, at kamatis. Yung ating kamatis, medyo hilaw pa po. Eh, ganun po talaga ang buhay natin ngayon. Medyo krisis. Kailangan natin magtiyaga kung ano ang meron. Kita nyo naman ang aming kusina. Talaga naman masasabi mong natural na natural. Walang halong kemikal. Puro uling lang. Isa na ating kuwan. Ano ba to? Girisa lang o lalagyan natin ng kuwan? Toyo o adobo? Ano ba gusto niya? Ginisa o... Parehas lang naman yan. Ginisa o lagyan ng toyo. Mag-i-adobo na. Basta makain. Okay na. May pang pampalasa lang sa kanin. Talo-talo na yan. Ng baking pampalasa at syempre hindi mawala ang ating magic sarap. Kahit walang bayad, hanggang walang sponsor ito, promote na lang natin ang ating magic sarap para malay mo mapansin ni magic sarap ang ating ginawang pag-promote sa kanyang produkto. Okay, konting oras lang to, luto na to, pwede na tong kainin. Matakpan lang natin muna para mapabilis ang pagkakaluto. Tignan mo naman, pati takip Kapos. Kita nyo naman, ang buhay namin dito. A few moments later. Oh, yan, okay na Oops, okay na, luto na. Oh my God! Wow! Na Ano yan? Siyempre, ang pampurito ng bayan, ang kangkong.
ang paboritong ulam ni King Kong. Tikman muna natin kung Titikman. Wow, yum yum. Timblahan natin ng konting asin. Matabang daw. A few moments later. Okay na yan. Basta sinabi mo, siguradong napakasarap niyan. Ang simpleng ulam sa ating tahanan. Kaya na. Okay, ayan na. Oops. Ayos na to. Saan ka pa? Ayan mga kaibigan, ito na yung ating kuan, ginisang kangkong, ang paboritong ulam ni King Kong, at itong ating paboritong side dish na tawagin dito sa Bisaya ay dayok. Sabi nila ito daw ay bagoong ng mga laman loob ng isda. Hindi pa po kasi ako nakakakita ng paggawa nitong dayok. Siguro baka may video dyan na may paggawa ng dayok. Pero sa akin po hindi pa po nakakita ng kung ano man ang mga ginagawang dayok na bagoong na isda. Pero sabi nila laman loob daw ito. Pero napakasarap po niya. Paborito po yan dito sa Kabisayaan, sa Kamindanawan. Ang isda na bagoong na dayok, kung tawagin. Kain na po tayo.